dating guys na dark side ito kasi mga ano natin nagpakain na nagbigay na ako kasi mahirap sila ng ano mahirap mag ano pagka so yun guys good day magpapakain tayo ng ating alagang mga manok itong gamit natin. Ngayon sa kasensya na kayo guys, ngayon lang tayo nakapag-upload ulit, nakapag-vlog ulit. Pero may mga previous vlog tayo nung nakaraan. Pero late, hindi lang tayo nakapag-upload kasi medyo busy tayo guys. Kaya medyo, ano, nag-uulan. Yan guys, update to kayo sa mga alaga nating mga sisyo. Yung mga breeding natin nung last season ng mga manok. Ito yung papakain natin, GMP2. GMP2 tayo guys, kasi medyo maliliit pa sila. Pero itong buwan nagpapalit na rin tayo ng patwa mag-aana tayo dito sa mga malalaki so, papakita ko rin yung nasa baba ito yung nandito sa bahay guys dito sila tatlong butas at doon yung may mga materials yung tayo doon guys na pang breeding nagset na rin tayo ng breeding natin guys pang early bird para pagdating ng January may papawing ban na tayo guys yun bibigyan ko lang sa pagkain guys stay tuned. So yun guys, what's up? Tapos na tayo magbigay ng pagkain. Nag-try ako ng dry feeding, hindi maganda. Siguro babalik ulit yung wet. Kasi wet talaga yung ano, basta yung pinapain ko sa kanila guys. Tapos nag-try tayo ng dry, parang hindi maganda. Kaya mas magasto sa feeds. Kaya ang gagawin ko ngayon, babasain ko na lang lagi. Kasi tinatry ko yung dry kasi magpapalit na akong patukan ng GMP 3000. Ito, GMP 2000 guys. Ito yung pang ano 1 month to 4 months kasi may mga 4 months na tayo sa babae so sasanayin sana natin sila kaso ito mga to mga 2-3 months old pa lang sila guys papakita ko sa inyo guys yung ating Boston Roundhead na school inline hindi meron tayo dito sa sample kasi possum tsaka yung ating yellow legged ata pullets lang nandito pullet mga pullet ko nandito na lahat yung mga gagamitin natin for breeding next season December kasi ito mga ano na to March April born na itong mga to ito guys pakita ko sa inyo kunin ko lang ito guys ito the Boston Roundhead guys school in line ting markings niya yan sukat guys tingnan nyo ang paa manilipis mahabang hita kaya matangkad sila good chicken guys picom sila meron din lumalabas na ano straight comb minsan pero madalas picom tapos meron silang ano mga meron na rin ano to hingban tsaka may white sa pakpak mela guys ayun school in line. Itong schooling na to na acquire ko ng 2019 ata. Ay, 2018. Bali, ilang years na to sa akin guys. Itong mga schooling na to. Tinan nyo mo guys. Magandang mo. Mata, ilong. Yung ilong yung pig, yung talong. Pongkan yung hackle niya. Mahabang lid. Kasi nagseselect ako ng materials guys. Pag nagselect tayo nga pala materials, kailangan balansyado. Ang tatay nito, mga balance ano ano na sa akin siguro may ano ba ito dito, ito 5 days ano, mga ganon and guys, oh, pansinin nyo yung shanks na mahaba tayo ato, ngayon yung leg chatuid ayan ito mga 3 months old ata itong mga to ganda Esculin guys, Boston Roundhead. Hindi pet yun guys, hindi pa lang sila nagpupula. Kasi nakakulong sila dito, tsaka medyo malalim dito nila. Hindi pa sila ganong bubuha yung katawan. Pero pag naibaba ako dun sa range natin sa baba, mas gaganda pa to. Kasi, ano, kaya ako hiniwala ito dito, itong mga to nabubugbog ng mga lalakas doon. May mga siga kasi dun guys eh. Pero pag lumaki na sila, na-harvest ko yung malalaki, bababa ko tong mga to. Apat lang sila dito guys. Yung meron ko. Ito kasi maliliit nun. Ayan guys. Tingnan ko gaano kagwapo yun.
Tsaka maganda ang kaliskis nila, guys. Mga skilling. Kuha pa tayo sa yung possum. Kung kandi yung possum. Ano naman to? Josan Ford. Possum Flotter. Maganda rin ito, guys. Markings niya. Right nose. Right out. Gandang kaliskis, oh. Tingnan yung kaliskis, guys. Ganda. Pansin nyo, malaki dito niya. Kasi yung kinain niya, hindi pa buwaba. Matao kasi ito, eh. Tsaka magandang katawan, guys. Ito yung ating possum. Tongkan hakel siya. Ayan, hakel niya. Tongkan. Tapos, tikom din. Tikom. Quality yun to, guys. Tapos ang paa. Pansin nyo yung paa, guys. Mahaba din. Uy. Malabas yun siya. Papapansin. Yellow-legged yung isang yun, eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Pansin nyo yung paa, mahaba. Mahaba yung siyang. Malabas. Nabukas ang kulungan ko, guys, eh. Saan muna. Para hindi sila lumabas. Ito, nagmumolt na. Going 3 months old siguro to. Ito, naglaglag na yung 4 feathers niya, oh. Pang-apat. Going 3 months na to. Ito, non-banded to, guys. Kasi ito yung mga late na, ano, apat na piraso siguro to, 5 piraso yung magkakasabay na hatch ng, ano ko, pang late born. Pero hindi ko na pinaban kasi apat lang na piraso. Ganda ng paano ito, guys. Doon sila niya. Taka yung ano niya. Yung tsura niya, balansyado. Sana maganda rin palo. Pero sabi naman nila, pag kagwapo yung manok, malamang sa malamang, gwapo rin yung palo. Maganda rin palo. Saka yellow-legged sila, guys. Ganda ang ano niya. Body conformation. Ito mawawala din to. Nalulunok din yan, guys, pag uminom ng tubig to. Ganda manok. Papakita pa yung yellow-legged natin yung isa. Straight com mata yung nandito. So yun, guys. Medyo yan, nag-inayos ko yung camera natin, nag-moist, eh. Kung napansin, ito yung ating, ano, guys, battle cross ng Buster Rounded over Gilmore. Straight com na siya, guys. Tapos papansin nyo, ito na yung beak ng tuka niya kasi may hatch blood na to, guys. Forma to, guwapo. Banded din yung WPC to, guys. Ito, lugod na siya. Pag ano na to, mag-forma, magka 3 months old din, ganun. 3 months old na sila. Yan yung tiyatawag na pag sa pagpapawingban kayo, kailangan yung 4 major feathers yung pang-apat, hindi pa naglaglag. Tapos pag yung pang-apat naglaglag na ibang ano na yun, ibang gate nata yun, ewan ko ba sa yun ganun. Yung 4-4 at 4-3. Tapos yung kaliskis din, guys, magandang kaliskis. Di malaw na yung kaliskis, no? Lumalabas lang talaga silang magigandang kaliskis, pansinin nyo. Kahit yung kabila, maganda. Battle cross to, guys. Sa mga mag-aabang dyan ng bibili, tatanong, mga 4 months old natin, guys, is 2K na, 2,000. Yung mga 1 month old, 500, 500 per month tayo, guys. Sa pure, sa battle crosses naman, guys, hindi ako masyado nag-out kasi baka panggamit din natin ito, yung panggamit natin ito, panglaban natin ng ano, pangsabak natin ito, guys. Oh. Dominant to dyan sa mga, sa batch nila. Magandang mukha, magandang tindig, magandang sukat, quality talaga, guys. Malabas itong mga ano ko na may banderahan, may bandera sa ano, kaya may papansin nyo may puti. Banderahan sila. Yung pullet, guys, napakita ko na, diba? Papakita ko naman yung ating ano, mga Boston Rounded na pullets dun sa kabila. So yun, guys, ito na yung ating pullet na Boston Rounded, guys. Ito yung iskulin natin, guys, na light side yung pagka kulay niya dito. Mas lighter siya kaysa dun sa isa. Yung isa kasi yung dark side natin. Mas sweater looking yung dito niya. Ito, mas maano to. Boston Rounded na mas lighter ang kulay. Ito yung iskulin line natin, guys. Ayan, straight comb siya. Magandang mata. Maganda rin sukat. Tapos maganda rin ang ano, ang dagdag nipis ng paa, balansyado pag nakalugon. Lulugon na to, guys. Gagamitin ko pang December tong pullet na to, kaya abang-abang tayo dyan, guys. Tapos ang kaliskis niya maganda rin,
ang dito niya, silong niya, maganda rin ito. Ang silong nito guys, kung makapansin nyo, napawing banan ka to guys, ng WPC. Kasi akala ko nung una lalaki, kasi may dark yung dito niya eh. Kala din ng mga nagiging ban lalaki. Actually, ano to, dalawa lang ata. Yung isa, pinabae. Eh. Na ano naman, ito yung ano, babae, nagbabae siya. Kasi black yung dito nito dati, nagbablock-block siya. Pero nung naglogo, natanggal. Gandang sukat to guys. Tsaka mata, papupula, nadidilaw or mareret, luwang mata niya. Ayun, for next breeding season to. Sa tingnan niyo big pure na Boston Round to, walang ganong ano, walang black, kasi pag nahaluan may hatch niya na yan, may hatch na nagba-black yung tuka nila. Ito quality to guys, ganda din sukat, tapos hindi siya piki, tuwid ang mga paa pag tumitinga sa inahin guys, uunat mong ganyan yan pagka umunat at tuwid pasok yan, pero pag hindi, hindi unat na unat yan, tuwid na tuwid, ewan na sa akin yan. Tsaka ayoko yung malalaking ganito. Usually ang kailangan maninipis yung ganito kasi dinadala ng mga anak nila yan. Tapos ang mga ano ko pala, may mga kahit tinutubuan siya ng kahit din ang mga pullets ko, kahit yung mga materials ko doon, tinutubuan ng tahid. Yung ating yellow-legged ba yung mga tahid din, tsaka mga sweaters na inahin, tsaka Boston. Usually, pinipili ko yung may tahid. Sabi kasi nila, pag may tahid, mas mataas yung dugo ng pagka Texas or pagka manok niya. Kumbaga, mas maano siya, mas hindi siya dun sa native site. Usually sa mga Boston ko guys, sa mga nilaban namin ha, sa akin yung mga una kong breed nito, wala pang nalaglag, tsaka nagpapanalo talaga sa akin to mga Boston, kaya ano, proud ako sa mga Boston Rounded na to. Kahit pang WPC ano, magagaling sila. Kahit pure, naglaban ako pure nito guys, yung unang breed ko puro pure yun. Sa pitong ang magkakapatid ata, wala nalaglag. Ano lang yun nandyan, nandyan pa sila. Baldado yung iba nga lang, may tapang pare o sa paa. Tapos yung iba mga 3 times, 2 times winner na. Yung iba hanggang ngayon, pwede ka pang ilaban. Mga 3 years old, 4 years old na yung mga yun guys. Unang breed ko ng Boston Rounded yun guys. Pure, ito pure to. Siguro mag-share din tayo nito soon, baka next year or ano. Paparami tayong breeds nito guys. Papakita naman dark side nito guys. So yun guys, what's up, dito naman tayo sa baba guys. Dito yung medyo mini range natin. Ito yung mini range. Pasensya na yun, makalat bat, medyo mailan. Pero mamaya maglilinis ako dito. Papakita ko yung Boston Roundhead natin guys na dark side. Dito na sila yung mga ano natin. Nagpakain na ako, nagbigay na ako kasi mahirap silang ano, mahirap mag ano pagka andyan sila. Papakita yung dark side. Meron pa mas dark dito sa inahin na to, pero papakita sa inyo.